Hello, hello, hello! This is your Thai-Finnish, pero pusong Pinay! Tara, mag-dumpster na tayo. Welcome po sa aking tahanan! Ako po si Julie Forsberg-Belleza, isang dumpster diver mula dito sa Finland. Dalawang taon na po kaming naninirahan dito na kasama ng aking pamilya. Bilang OFW dito sa Finland, napakahirap, ma'am. I think kahit saan naman po. Hello, hello! Good morning, good morning, good morning. Huwag kayong magreklamo kung palagi na lang good morning. Kasi good morning naman talaga dito sa amin. Sa inyo, good afternoon, good evening. Kung nasaan man kayong lupalop, halasige. Pakasaya kayong lahat ngayong araw na ito. Sana it's a wonderful morning para sa inyong lahat. Kasi sa akin, very wonderful ang ating morning. Especially, may bit-bit na naman akong mga ayuda. Ang nagpapasaya sa akin, of course, ang ating ayuda mission. Hindi kareya, sige lang kadihakar. Si Bubbles, pinasok pala ni Kuku M kasi medyo malamig talaga din ngayon. Kaya pinasok niya. So, si Miggy, alam nyo ba may kwento ako kagabi? Wala naman ako nito kay Miggy kasi yung anak mo talaga nakakaramdam, no? Lalo na si Miggy, ang lakas ng pakiramdam. Alam niyang yung wala ka sa mood, pagod na pagod ka, tahimik ka, nagtutupi ako. Tapos bigla na lang siyang pumasok dun sa kwarto, kumakain siya eh. Tapos biglang pumasok sa kwarto, may ginagawa, kumakaluskos, tapos maya-maya, nandun siya sa labas. Tapos sabi niya sa akin, Mami, magbabacuum ako, tutulungan kita maglinis. Sabi ko, bakit? Sabi niya, I can feel you're tired. Mukha na gabing akong anak. Grabe lang talaga ang bait na bata. Sabi ko, di ba kumakain ka? Kumain ka muna. Sabi niya, I'm almost done. Tapos, pagkatapos niya pang kumain, hinugasan niya yung pinagkainan niya. Sabi niya, Mami, nagwash na ako ng dishes. Tapos sabi niya, when are you going to clean the toilet? I will help you. Hala. Tapos yung mga medyas, yung mga sapatos dun sa ano, labas yung sapatos ko at sapatos niya lang naman. Inayos niya daw. Yung mga medyas daw niligay niya sa laundry. Tapos yung higaan daw, kasi gising yung daddy niya, late na nagpapasok, inayos niya daw. Tapos sabi niya, magtapos ka magtupi, Mami, tulungan kita ako magpasok. Tapos siya talaga nagpasok ng mga gamit niya sa lagayan. Pakabait na bata. Nararamdaman niya pag pagod ka, pag may ano ka, nararamdaman ka. Sabi niya, tutulungan kita, don't worry. Then after that, mag-rest ka na. Di ba? Grabe. Nakaka-touch lang yung anak ko. Anyway, too much na po ni ating yaw-yaw, ani. Sige na po, tagpinagto, pinanhi, ani. Hey, what's up in the morning? Anong mga, what are you busy at in the morning? Ay, English. Anyway, tara na, ay. Mr. Suspense. Andito na tayo kay Mr. Suspense. Bibirada na. Nakaalis lang yung delivery. Laman niya yun kasi nga kahapon pa, kanina yan kinuha na maaga kasi kahapon hindi kinuha yan, kahapon Monday hapon na ako pumunta kahapon, pero meron pa rin dyan laman, kaya I think ano kanina yan, maaga yung kinuha. So eto bibirada na si Rika, sandali lang na naglag lang yung orasan ko dito. Punta na tayo sa ating main bin. Dadaan muna tayo kay Diko number 2. Kunya, kinibot kayo. Wala, ay, mabilis lang. Madali lang talaga. Walang laman talaga. As in, zero talaga. Today is Tuesday. And alam niyo na, pag Tuesday, medyo mahina ang ating mga panagat today. But if you ask me what keeps me going, what keeps me motivated, yung mga, ano, especially in my vlogging, ha, speaking of vlogging, what keeps you motivated? What keeps you going on your vlogging career? Ay, career? Well, anyway, it's the negativity around me also keeps me going. Dahil the more you hit me with your negativity, the more that it will push me
to have a positive outlook in life. Hindi nyo alam yung mga negativity na binabato nyo sa akin. Yan ang aking motivation para mas magpursigi ako sa buhay. That's why I'm always grateful and thankful sa lahat ng negativity na ibinibigay nyo sa akin. Dito, meron dito. Positivity ang meron dito. Na nagkanda, yellow, nagkanda. Isno ba? Wait. Nang, diara. Uy, wak man tayo. Zero balance man tayo. May balance yan. Wak tayo, nakabalance. Di kami kapita. Yuyo, may buntag yo. Kumusta itong mga pangliha yo. Jackpot ba tayo ang atlawa yo? Sa mga hindi pare yo. Kasi mag-ayuda ako ngayon. So yung gatas, ibibiritso ko na to sa kanila yo. Pwede na itong apat yuk. Diara yuk. Yan. So, yun. Ganun lang mga beshes ko. Pag, ika nga, pag binato ka ng bato, balikan mo ng tinapay. Ganun lang ang buhay. Kaya, yun ang, ano ko, yun ang tools ko, yun ang secret ko. Diba? Kasi, idol ko si ano din, si Herlin Budol. Ganyan din siya eh. Hindi nila alam yung pangbabash nila sa akin. Yan ang ginagamit kong, ano, lakas ko para mas magpursigi at para mas lumaban ka sa buhay. Kasi gusto mo kasing patunayan, diba, na may mararating ka, may magagawa ka sa buhay mo. Ganun. O, diba? Kaya, tuloy-tuloy lang ang buhay. Tuloy-tuloy lang yung pangbabash nyo sa amin. Okay lang yun. Opinion nyo yun. Nire-respeto namin yun. At least, we give respect to your opinions. Hindi namin basta-basta ini-ignore yung mga opinion nyo na gano'n. For me, as I always said, I don't consider it as a bashing. Kasi your negative comments is always valid. Your negative comments is always considered as a learning lesson for me every day. At marami po akong natututunan doon. And yun, thank you so much to each one of you. For me, that's a blessing. Anyway, eto, hihigop muna ng kape si Inday Karya. Nalila. Masarap magkape habang mamamasura ka. Anyway, tara, oy. Huwag na nating patagalin to. Wala nang patumpik-tumpik pa. Dito na tayo. Mga bean. Mga Mr. Bean. Mr. B. Kasi puno siya ng blessings. Ayan. Ito yung mga blessings na nadala ko. Para kaila, ano to, Inday Giselle, oh. Ayan, oh. Binigyan ko siya ng dalawa kasi to binigay ni Mami Jess na chocolate. I-share ko kay Inday Giselle yung isa. Mami Jess, I hope okay lang. Dalawa to, bibigay niya sana sa ate ko nung pumunta kami sa sinulog, kaso nakalimutan niya. Ay, suyo. Lipat ako, is it okay? Ayan, okay lang naman daw pala. Kaya, suratan sa kuwan niyo yun. Andali, yun, mulabang ko yun. Huwag mo akong paligsan dito yun. Ay, naginoko yun. Yung mga mahal ko sa buhay. Iiyak yun. Pagpaligsan mo ako yun. Dito ako yun. Uy, gusto man yung hinarangan man yun. Gusto man yung ayan na to. Ano yun? Ano kayong ganyan yun? Hinarangan man yun. Caribbean, sabi ko naman sa inyo. Bukiya. Bukiya, ilamuning. Ito, may laman ko. Ayun pa, ilo pa. Kumoy, wamin ka. Kuya doon. Kuya, ay, labay din ko yan. Binahan din, labay din ako sa ano. Sasaluin ko ito tatong. Ito tayo. Ano siya? Flowers? Flowers in the morning, in the afternoon. Ano talaga? Marquis. Mahina ang panagat. Ito, frozen na rin naman kasi. Malay natin meron. Ang ganda pa sana ng kulay. Uy, meron na naman ng isda. Ay, kaso sabog yung isda. Sayang. Fresh na fresh pa yung isda. Ang dali, meron dito sa ilalim. Ay, sayang yung isda talaga. Meron dito. Ayan, barista. Masarap ito. Ang dali lang. Anahin ko lang yung isda. Ay, naku. Ayan. Ito. Sayang kasi to. Ano kasi to? Maganda tong drink na to. Andali. Malangsa to ngayon. Andali. Sayang yung isda. Maganda pa naman sana. Ayan. Ito yung laman ito.
May laman ito. Bago. Dali, tignan ko muna yung bag ko. Anong laman yung bag? Kasi may laman siya eh. Balak siya ng orange yun sa ilalim. Kaya hindi ko nakalkalin hanggang sa ilalim. Sayang yung isa na yun. Fresh pa nung video. Pag ganyan, hindi ko nakasikin ako. Ito lang ang kukunin ko. Good. Oh, good. Ayan. Ito yung laging pinapabili sa akin dati ni Tulay. Anuhin ko lang kasi medyo malangsa. Separate yan dito. Sanitizer na lang ako doon sa akin. Galing, no? Guys! Maka-ariba ka na naman. Yes! Kahit ito lang. Best in time ko yun. Kapan mo na yun para makuha yung video ko. Dito! Bye! Bait mo mga staff dito talaga. Wala akong masay! Sa inyo din, wala akong masay. Uy, uy, uy! Malamig na malamig! Malamig sa malamig. Mabuti na lang this year. Hindi ganong nag-snow. Kunti lang ang snow namin dito. Sasabihin ng iba, kunti pa yan sa inyo. Oo, kunti pa po talaga ito. Hindi pa po talaga ito. Yun. Okay. Be, puntahan ko yung mga Discovery Channel natin. Ito yung malaking is market. Pero before nyan, ano ko muna? Ihatid muna natin to ating mga ayuda. Diara to the Cobbergs bin na si Inday Cars. Tignan natin anong meron doon sa Cobbergs. Ano din lang. Yag-yag mo din natin mga gatas. Magang kung kuha ko ngayon. Insan ang taan ni Cars. May sasakyan pa naman doon sa unahan si Inday Tiaya Bells. Gid ko ang ayong anlawala. Nagdira na nila, maka-recover ako ani ugma. Gid ta, ang ani. Anyway, marami pa akong pupuntahan. Uy, hindi pa tayo nagtatapos. Hindi natin alam. Ikaw mo, isang ano ng sibuyas. Okay, dahon ng sibuyas. May nalaman na. Pwede na rin yan sa pansit. Pansahog na rin yan. Sa tayo doon kay, ano, kay kabila. Sana lang walang kalaban dito sa kabila. Ayan, mukhang pwede naman tayo dito. Handali lang kasi may lola lang na nag-aano ng aso. Moy! Ayan, dali lang. Diyan lang si lola kasi yung mga aso niya. Mahirap pa naman dito pag nakasagasa ka ng aso na patay tayo dyan. Fine tayo dyan. Kasi yung aso dito parang tao yung aso dito. Dali lang. Ayan. Parking tayo. Wala si lola kaya pumasok man siya doon. Ha? Dalaw kami. Ah, nagtapon pala si Lula. Kala ko pumasok siya doon. Nagni-ninja siya. Pumasok siya. Nagtapon siya. Yung plastic niyang bit-bit. Tinapon niya doon. Ako lang. Mag-ninja ko. Di alam. Dali lang. Dara. Labas tayo. Labas na si Kaya Bells. Si Lula Bells. In the morning. Boy! Ayan. Hey pa. Nakadirira ko, dapita. Kadirira good ko. Ano mo?
Dito ara ta gusto diha ang kapital lang. Diri sa ako mga arriba ra ko diri. Basig na dai. Basig na igrasya diri ang kapital lang ba. May man diri kay manghatag og grasya. Joke lang ni sa. Mandiri lah. Pala. Niigking sindi ka rin. Umigking ako doon ah. Nakurat ako doon ah. Kayo din ba? Nakurat kayo. Kung hindi naman. Ako lang ang nakurat. Hindi kaya. Nakuratan. Oh my way. Tara. Mag-ayuda muna ako. Once again, welcome dito sa HOAS. Ayan. Or sa mga student accommodation po ito dito sa Helsinki. And of course, ayuda mission na naman si Inday Karya sa ating one of our beshi student family dito. Yun oh, dami niyang inaano, pinupulot, you know, mga basura na mga tinapon ba, mga gamit yung inano niya. Meron ako nakitang table at ano eh, yung mga stand doon eh. Dali, si Dudong Mel ayun, nag-aantay na siya doon. Kaya hindi ko na kayo dadalhin, aabot ko lang naman sa kanila tong ano, ayuda na dala-dala ko. Dito tayo sa ating bagong discovery. Ang sama ito itawag ani. Kueba bin. Kueba. Unsay kueba dikers. Para kasing nasa loob ng kueba. Bahala na. The cave bin. Cove bin na lang. Cove bin ang tawag natin dito. Be, kakaalis lang nung delivery. Hindi muna ako pumasok nung nandun yung delivery. Kasi sabi ko, uy, hapit akong slide. Sabi ko, kilala man ako nun. Bahala na gabi ba? Munigiingong literal nga. Pamahala na ninyo ako. Ah. Ay, masura ta diri. Yara, yara. Kamapis mo na yung isang kamapis mo. Day cars, pag churdy cars. Pag-undang, isang kamatis yung nandun. May nagsit-sit sa akin doon. Ah, yung ano ko pala, yung pantalon ko. Nag-is-is yung pantalon ko. Kaya, shhh. Akala ko may sumit-sit sa akin doon. Tatakbo na sana ako. Baka naman nauna pa kayong tumakbo. Doon sa ating cove bin. Hindi pa ako nakadali dyan na. Pero nakita ko kamatis, isang kamatis at paprika. Tapos nung nakapa ko, malambot na malambot. Hindi ko na inano. Hindi ko na pinag-aksaya ng panahon. Anyway, yun nga. Yung ating, ano, na ano ko na, na-drop ko na yung ating ayuda. Tapos na ako dun. Kaya mag-i-exit na ako dito. Punta tayo dun sa malaking S-Market. Madadaanan ko yun dito. Eto na tayo kay S-Market. Eto, manghihingi na naman ako ng karton dito, Dipol. Ayan, yung kaibigan ko nandun. Kausap ko, biyaan ko yan siya dyan. Mag-atang din siya pag may makuha akong karton, Day. Huwag kang tawa ng tawa dyan, Day. Hihingi ako ng karton dito. Yung kunyari, siguro yung staff magtataka yun. Ba't yung babaeng ito araw-araw nanghihingi ng karton? Hindi naman araw-araw. Hindi naman kayong ganyan. Hindi naman ako araw-araw pumupunta dito eh. Nanghingi lang ako ng karton. Kasi dito, pwedeng pumasok. Nanghingi ka talaga ng karton ng saging. Nasaan na? Dito naman. Baka wala na bang karton? Ayun, may stuff. Ang dali lang. Ayun yung mga karton ng saging. Ang dali lang. May stuff doon sa unahan. Ang dali dito muna ako.
Ay, naiihi pa naman ako. Sa tuwing nandito ako, naiihi ako. Ganun ko muna to. Ayan. Itiklop ko muna to. Dali lang ha. Hindi ba tayo? Tingari lang to kung hiwi ng karto ng saging. Ayan. Tiyayay doon. Huwag na muna tayo dyan maghingi ng karton. Hindi man ako napansin tiyayay. Para exit muna tahan yung kalakihan likers. Hayaan muna natin si tiyayay doon. Ang api muna si tiyayay doon. Oh. Eh, alam nga naman, sige akong hingi ng karton araw-araw. Andali, parang yung mukha ko may isno. Nagkanda isno-isno. Si Dimple. Si Dimple. Pasok ko muna doon dito. Day, wa, may ayo day. Exit sa ako day. Hindi ako nang hingi ng karton. Day, hindi ako nang hingi ng karton, day. Kay andun si tiyayay malapit sa karton, nagkakapi doon. Nagbe-break, kayaan ko muna. I will leave her in peace muna doon. Wag gitaan ni day, bukiya. Parang hindi ka ata naligo ngayong araw na to. Bukiya na naman yung kaibigan mo, day. Wag man kay day. Sa susunod, day, wag ka nang tumawag, day. Ay, ako pala tumawag sa'yo. eto na sa mga bin na walang kalaban si Inday Karia. Walang naninita doon sa S Market. Pag nakita ako ng staff, hindi manghingi ako ng karton, o, di ba? Dito, hindi mo kailangang manghingi ng karton dito kasi nagbibigay sila. Oh, doon. Mga tiyaya doon. Oh, may tiyuyoy din doon. Oh, yeah. Pababay-babay pa ako sus yung mga salmon. Wala tayo dyan ngayon. Hindi natin pwedeng kunin yung salmon doon. Nagtapon sila ng ano, boxes sa mga yuyoy. May-ari man yung nagkaway-kaway doon. Bait man yung may-ari kasi doon. Anyway, hala, uy. Punta tayo doon sa ating bin na hindi sinusukuan. Tapos, si Miggy pala, di ba kahapon, nag-promise ako kay Miggy na bibilan siya ng sushi. Tapos, hindi ko nabili kasi wala pang sahod. Pero, ngayon, may sahod na. Bibilan ko siya ng sushi. Pasalubong ko sa kanya. At wala naman siyang sinabi sa akin kanina. Pero, yan, surprise na lang yung pasalubong ko sa anak ko. Kung wala sa iba, kung bukya tayo doon sa iba, malay natin. Dito sa ating bin na hindi sinusukuan, may pag-asa pa tayo. Kaya huwag nating susukuan. Ito pa namang bin na hindi natin sinusukuan, hindi natin alam minsan, di ba? Grabe ito magbigay sa atin. Yung talagang akala mo walang-wala na, pero unsa kahay ayad ani. Be, tayo manirugma. Pero, uy, sabi ko na nga, be, nandun yung mga pero-pero. May mga pero-pero kasama ng mga paro-paro. Eh, dere-dere-ta-dere-ta-dere-ta. Sige, chismis, ani, cars. Uy, naiihi pa naman ako yun. Mga mangga. Uy, napidig ko nga. Ang salig. Dito yung mushroom, oh. Maganda pa ng mushroom. Sabi, sino na ito ating lalagyan dito. Banda, ang dali ko na. Huwag ka muna. Dito ako sa bitanan ba? Hindi ba? Para maka. Turbo bills. Uy, ang daming ano. May bawang. Ay, bawang. Ano man pala. Oo, may bawang. Oo, tignan nyo muna dyan. Kita nyo ba? Baka hindi nyo nakita. Ako lang nakakita. Eh, bantay ka. What's up? Ano yung atong kuhaan? Plastic? Eh, binuang biya, Mr. Bean. Dali, ayusin ko muna ha. Steady muna kayo dyan. Ayan, in one, in a two. Ayun, mga bawang. Magbibigay nyo dito. Dito magbibigay talaga ng pag-asa at saya. Yung mangga dito. Pwede nga itong gawing sushi yung mangga. Ito pa. Natin yung mangga, may malaman. Ay, si bawang. Ay, oh. Ay. Cheese bomba. Ay, hindi na pwede. Pagkurko, pamalo. Pamalo sa mga kulit. Mga kulit na bata, paluin. Ayan. Sabi ko. Ano muna natin? Ibalik muna natin, syempre. Lagi kong inaano yung ano. Nasanay na kasi ako na yung kulit. Ibabalik. Hindi na pala kailangan yung takip dito. Uy, hindi na talaga ako dito. Wala. Luma yung dito. Ito lang yung bago. Hindi na lang ito. Wala. Uy, mabili ka ba ng bawang? Wala, mahal yung bawang dito. 3 euro ang ganong pack na yun. Pack na pack. Hingay mo pa sila. Hingi na talaga ako ba? Yata. Hingi na pa ayun. Uy, hindi na ako eh.
Ay, pupunta pala ako kay Tuki-Tuki. Akala ko nandun si Yuyo. Oh, ihingi na talaga ako. Tapos, iniisip ko si Miggy, labas na lang kami. Gate na lang kami ngayon. Hindi pa nakapasok si Miggy kasi today is Tuesday. And then, ano, swimming day nila ngayon. So, kakagaling niya lang galing sakit. Sabi ng teacher, wag mo na lang daw papasukin dahil hindi pa rin naman pwedeng sumama sa swimming si Miggy nga. Dahil hindi rin namin papasamay dahil galing ng sakit. So, iiwan siya mag-isa sa school. So, kaya hindi pa rin siya nakapasok. Bukas na po siya papasok sa school. Eto na lahat yung ating harbat. Hindi na ako dumaan kay Tuki-Tuki Bean dahil nakita ko mag-aalas 12 na. So, unahin ko munang i-date yung aking pinaki. Hindiin muna namin isasama si Coco M dahil tulog pa siya sa mga oras na to. Dahil may ano siya, pasok po siya. At si Miggy ay ano, nandyan lang naman yan sa taas si Miggy, nanonood yan. Napakabait niyan, very responsible naman na siya, very matured na kasi yung thinking niya. Mag ano na lang kami, iti-take out na lang namin ang daddy niya. So, yun. Oh, I wish na kasama din namin ang daddy niya. Pero, I think siguro sa Friday or sa Saturday ko na lang sila ilalabas na magkasama. For now, kami muna, mother and son muna kami magbabanding. Pero before that, iakyat muna natin to. Welcome, welcome, welcome everybody! Andito na si Inday Karya. Ayun na ang aking Junakis. Excited na dahil magde-date kami. Sabi ko sa kanya, magbihis ka na. Ayun, nagbibihis na ang kanyang daddy. Tulog na tulog pa. So, tanggalin ko lang itong aking jackety kasi pang dumpster jacket ko to. Nailang ilagay ko muna dito. Ang aking Junanax is there. Ayun, nasa na yun? Nagbibihis ka na? Ayan. Sus, anak, nandyan pa rin yung ating sako lagayan ng aming laundry. No, not that one lang nga. Here. Ito, oh. This one is ready. Kasi ito yung pang ano mo eh. You change na, you're excited. It will be Miggy and Mommy date. Ito oh, mabibigay. Oh, sus ko na. No, no, no. I'm not showing. Sige, I will go to the kitchen and mag-ibihis ka dyan. At ilalabas ko muna yung ating mga na harbat today. Konti man lang yung harbat ko today, oy. Pero blessing pa rin to kahit konti lang. So, kumusta kayo lahat dyan? Ito, hindi kariya. Madaliin ko munang ilabas itong ating mga herbs for today. Sa karami din naman, kahit paano, eto, meron tayong mushrooms dito. Dali lang, may nag-ano pang tawag nito, green leaves, gulay man yan. Tapos, eto, meron tayong mga bawang, daming bawang nabigay sa ating bina hindi sinusukuan. Eto, meron tayong ganito. Pag Martis talaga, medyo mahina talaga pag Martis kasi nga, yung iba pinick up kanina umaga, yung iba kahapon pinick up. I have mingos. I can help you. No, mommy, only mommy. Tingnan nyo naman. Oh, sige, you can help. Oh, gusto niya talagang tumulong kay mama. What's this? That's for my coffee. Ah, coffee! Yes. That's your coffee. Yeah? Not too much because mommy... Bread for burgers! Yeah, burger breads. There's just two. Yeah, and that's one. This one, anak, hugasan ko muna yun kasi medyo na ano ng isda yan, anak. You wash your hands after, huh? Okay. Okay. Si mami na lang. It's okay. I can do it. Okay. Ah, it's okay. So, it's very helpful ko talaga ito. Gusto ko. Napaka-sweet na lang. Nagiging ano na siya? Nagiging very responsible na siya. Ngayon. Ayan. So, excited na excited. You're excited for our date. Ayan. Meron tayong nakuha na ganito. Mango! Now, this is your favorite, the sausage, the small ones. Dito na to, yan ito na to. Yeah, and then, ito, mango no, pa. Left. And then, maito. Milk. Yes, maito. Here's to maito. Oh, you go wash your hands na. Para si mama ay, yan o, ugasan ko muna to saglit. And then, yan, naalis kami. Mag-ano ko na kami. Mag-Miggy and Mommy's date muna kami. Kiss Mommy. Mwah! Diyos ko palang ga kayong bata. Uy. Super cold! Finally, our baby boy is out again in the open. You're out again? How many days you didn't go outside? You were only at home. He was only staying at home simula nung nagkasakit siya hanggang ngayon lang yan bumaba ulit. Si Miggy ay medyo ubo-ubo pa nga siya konti pero hindi na. Tomorrow pwede na siyang pumasok. And then, ngayon, are you happy you're out again? Yeah. Huh? Tomorrow you're ready to go to school? Huh? Wow! Did you miss Fedate? And your friends?
So, yun po. Daladala ko na naman tong buti-buti to ni Ate Tiyayay. Hindi ko na ibigay lang. Hindi ko lang ako nagdala ng ano, hot to. Pero okay lang. Indoor man yung pupuntahan namin. So, dito lang yun. I-ready ko na yung mga buti-buti naman. Mga lata-lata natin dyan. Yung ating mga sakasako dyan. Ayun, para bukas. Ready belts na naman yan bukas. Doon ka anak, sa harap na. Go, sit there and maglagay kang seatbelt. Si daddy niya, nagpaalam lang kami. Dalhan na lang namin siya. Eto na kami sa Etakescus kami nagpunta. Gawa nga nang nagbago ang isip ng ating Junakis. KFC na lang daw. Napakadaldal. Ang daming daldal dito. Hindi na, my prince is here. Yan, careful. So, sabi niya sa akin, Mommy, why is it in Philippines, KFC, they have? Huh? In Philippines, the KFC, they have what? They have rice and gravy. Sabi niya, why is it different here in Finland? Walang rice and gravy. So what are we going to do? We will buy KFC. And then? Rice. Huh? We will buy the KFC and then we will find another restaurant with rice. O, diba? Galing lang naisip ng anak ko. Kaya magti-take out kami sa KFC para sa kanya at sa daddy niya. Tapos maghanap kami ng another restaurant na makakaupo kami. Pwede kami mag-order ng rice. Doon kami kakain. O, diba? Para-paraan. Dito na tayo sa elevator lang ga. Remember, we are in minus 2, okay? And then we are going to 1. So, yun. Are you happy? Are you enjoying? Are you excited? Mm-hmm. You for my Miggy and Mommy? Sa loob na kami ng Etakescus at pupunta na tayo doon sa may KFC. Dati yung KFC na yan ay grabe. Pinipilahan yan dito ilang oras bago ka maka-order. Pero ngayon, hindi na siya masyadong busy. Kasi ito yung first KFC nila dito sa Finland eh. Kaya masyado siyang pinipilahan. Especially ng mga kababayan natin at yung mga ibang Asian nationalities. Ito si Kuya Filipino to eh. Ito naglilinis. Yeah. Yun. Dire-diretso lang tayo. Si Kuya. Hello po! Doon tayo sa KFC. Hanapin natin ang ating pag-o-orderan. Ah, dito magbubukas na rin pala ng Subway dyan. Ito na tayo sa KFC. Wala nga tao eh. They're making Subway. Yeah, they're making Subway. So there you go anak. Dito na tayo na. Dali, mag-order. We will take it out and then we go there to eat, okay? Mm-hmm. That's what we agreed. And then, paano na to? Take out. Ano bang o-orderin natin? So, we have chicken. You want hot wings and the normal drumsticks. Ayan, kuha tayo nito. Mm-hmm. 3 pieces. French and fries. Then, you want french fries also? Mm-hmm. Wait, I want hot wings, Anna. Hot wings? Yeah, spicy. 6 pieces, okay? Mm-hmm. Wait, they have buckets. Why don't we take the buckets? Huh? 20. Ang dami naman yan. Ito na lang, 10 pieces. So, yan. Tapusin ko muna yung order namin. Habang hinaantay yung aming order, dito muna kaming mag-in. Natatawa ako dito kay Miggy. Sabi niya, Mommy, there's a Subway train station. Akala niya yung Subway na sinasabi is yung train station. Sabi niya, a Subway will open next to KFC, then we can ride a train. No. Sabi ko, hindi Subway na train station. Subway na mga food. Ito talaga yung daming alam nito eh. Subway ka pa siya nahiya tuloy. Don't be shy, it's okay. But that's also called Subway, especially in America, it's called Subway. So ours is next. It will be soon ready. And then Miggy is there also ready to pick up our food from KFC. You're so excited, huh? Because you're hungry? Kasi ilang araw niya na yung hinihingi sa amin eh. Mommy, say it, Ma. Kitty. Kitty. Yeah, Mommy will just hold it on. It's quite heavy. So, ayan po. Tara, let's find a rest where we can order rice and eat. You're looking for Jollibee? Huh? Nagaharap. Sabi niya, why they don't have Jollibee here in Finland? Bakit sa Pilipinas lang? It's just a frog? It's okay to frog. Loko-loko sa Miggy natin. Ang dami niyang tanong. Tapos, there anak, I think pupunta kami doon sa may Thai restaurant dahil mag-order lang ako ng papaya salad. Tapos, extra rice para kay Miggy. Sold na. Pwede na tayo doon. Pwede nang yun ang ating
pasangil, kumbaga, orderin natin para lang makaupo kami at makaariba kami doon ng KFC. Payag naman yan sila dito, basta mag-order ka lang. Ayan, dito tayo. Ito, Indian yung itong restaurant na to. Lagi man kayo nakakapunta dito. So, there's a good Thai restaurant doon sa unahan. Doon tayo pupunta. Ano to? Ah, mga burger man to, anak. No, I don't want to eat heavy. Si Miggy lang talaga actually ang inano ko. Dinala ko. Ako, ano lang ako, salad lang ako. Yan o, masarap yung salad nila, anak. Yeah, we're looking for rice, but not here. Ano man yan, anak? Arabic man yan. Dito ako kasi... Na-miss ko yung ano, papaya salad ng nanay ko, kaya dito tayo kakain. So, ito yung KFC ni Miggy. Inalaw naman kami dito. Tapos, kumuha lang kami ng salad with chicken. Kuha tayo ng cutlery dito. Ayan, for Miggy wings. And then, kuha tayo ng plato. Alam niyo yung plato nila dito? Plato, mando sa Pilipinas. Anak, ano man yung plato sa Pilipinas, anak? Also tissue lang yun to remove your jacket, please. Not your jacket. It's okay. Remove my jacket one. And we also get this tissue here. And then merong free soup doon. Ayan, may salad there. So hintay lang namin yung food namin. So ito yung aking giant order na salad. Pero ito yung kay Miggy na rice. Anak, you can have this one now. Nakaubos na siya ng dalawang chicken. Huh? Yeah, you can have the egg, anak. You want the egg white. You use the spoon. It's quite spicy. And what about the juice for him, please? The juice for him. Meho? Yeah. Yeah. So, ayan, kakain na kami. So, yung rice sa kanya, ito lang sa akin. So, tara. Kain tayo, guys. Grabe yung spiciness ng papaya salad. As in, ito talaga yung legit na Thai spicy. Talagang feeling ko nasa Thailand ako. The spiciness. Very spicy. But it's okay. It's okay. I like okay. It. I love it. Just too spicy. Mm. Mm. Nasa Thailand ako ngayon. Very spicy talaga siya. But it's really good. Papaya salad. Nakakamiss yung magpapaya salad ng nanay ko. Super good talaga. Tapos they have this kind of noodle na mainit-init. Ayan. Masarap siya with this one. So, andito pa rin yung pagka-Thai ko. Woo! Talagang umiinit sa chan yung spiciness. But it's super good. Makikita nyo yung sili. Ayan. Look at the chili. Yan. Yan ang pagkain ng mga Thai. Talagang, ayan o, maluha-luha na ako. Maliinit yung katawan mo. Sisipunin ka. Literal, natutuloy yung sipun mo. Sobrang angang. Pero napakasarap. So, after... First time ko ata makakain sa Finland ng super anghang. Kasi nag-order ako nito dati. Nasama ko si Robert. Medyo mild lang. Kasi hindi niya kaya yung Thai spicy. So, ngayon lang kumain ng sobrang spicy talaga. Talagang nag-iinit hanggang tenga, hanggang kalam na. Sa gut to the bones ang spiciness. Super spicy. Super yummy. Yeah, I know. I remember. Tuloy-tuloy ko to kasi sinisipon na ako sa harap niyo. Hindi ko kinaya. Sobrang anghang. As in, naiyak ako sa anghang. Talagang, kailangan kong mag-ano ng ice kasi anghang talaga. Grabe. Hindi na kasi ako nasanay talaga kumain ng ano. Super spicy. Talagang Thai spicy to. Pero masarap pa rin. Pero grabe. Hindi ko kayang ubusin sa sobrang anghang talaga. So, kayo, kaya nyo bang magmukbang sa Thailand ng food talaga nila? As in yung spicy na food talaga nila. Kaya rin sila hindi mga tumataba eh. Dahil sa nakakaano ng metabolism pag sobrang spicy yung food. Pero hindi ko na ano talaga. Huling subo na lang to. Grabe. Naluha-luha. Dali lang.
Pero masarap pa rin eh. Sarap lang kasi ng pagkain nila, pero in order ko kasi, kasalanan ko rin, sabi ko kasi Thai spicy. Kala ko kaya ko pa. Hindi na pala. Kaya, eto, hindi ko siya mauubos. Tapos na kami at ayan, bigyan ko ng ice yung bibig ko dahil sobrang anghang. Talaga. Sobrahan sa anghang. Hindi na rin talaga ako sanay. Sanay na lang ako sa pagkain natin sa Pilipinas kasi dali lang. Pinapatunaw ko yung ice sa bibig ko kasi para lang mag-subside yung anghang. Love. So spicy, gi? Mommy was crying. Nagpot pa yung ano ko. Yeah, anyway, si Inday Hans, pupunta daw siya sa bahay mamaya alas 5. Tapos si ano naman, si Sis Christine, pupunta din ng alas 3 dahil kukuha ng ayuda. Ala, uy, sarado na yung ano dyan. Si Zara Balabagan, saan tayo pupunta? Mag-ikot-ikot muna kami sa glit ni Migia. Pumasok kami dito sa may mga textiles. Ayan, oh. Gusto ko lang, wala lang. Gusto ko lang makita. Ito, oh, mga nakasiri ito. Ayan, mayroong mga, ano dito, mga panaptun ba? Kung gusto nyo dito, oh. Para ang samaninat. Bakit ganito to? Ang ganda naman ito kasi cotton siya. Ayan, oh. Pwede siyang anuhin natin na pag nakuha ko yung ano, naiwan ko na makina. Kasi marunong din po ako gumamit ng makina. Tahi-tahi kahit papano. Ayan, pwede natin kung gamitin ako, tayo lang mag ano ng bedsheet natin or yung mga punda. Magtahi ako ng punda. O, diba? Pag nadala ni Inday Kweni sa bahay yung ano, yung makina na binigay sa atin ni sino ba yung Simple Life of Ruby? Makakabili ako ng ano, gagawin ko mga punda, mga bedsheet, para hindi na bumili ba. Maganda yung ikaw mismo ang magsukat, oh. I-try ko kayang gumawa ng mga damit-damit, diba? Ibenta ko online. Magandang business din yun. Additional income din yun. Pag Sunday, pag hindi ako nagda-dumpster, magtinda ako ng mga ano, magtinda ako ng mga damit, magtahi ako. Oh, ito, oh. Ay, ang ganda nitong tela na ito, baga. Dali na kasi ako mapagpatungan nitong jumurak. Ito, dali, dyan kayo. Tingnan natin itong ano na ito. Tingnan natin yung tela na ito. Anak, this one is kinda nice, right? You want to wear it? What do you want to wear it? Pwede siyang gawing, maganda siya pang ano, gawing dress na. No? Or kaya palda. Maganda itong tela na ito. Bibili tayo niya dito, anak. Pag nag-ano na si mama. Pag after na ng rampa-rampa ni mama, anak, ha? Para may time na si mama. Ano ito, oh? Madami dito na pwede natin gawin ng paraan ito. Daming magagandang tela dito. Ito, oh. Ayan. O, diba? Maiba naman. Ay, maganda yung mga klase ng tela nila dito. Ano ito? Ito, pwede tayong gumawa ng dress out of this. Or gawa ba tayo ng kurtina? Mga ganun ba? Kaya eto, tara na. Doon na tayo sa labas. Ang presyuhan pala nito ay per kilo. Ayan siya, oh, dito. 39. Kasi magaganda to. And especially itong mga ganito na, oh, parang velvet siya. Yan, oh, velvet. Maganda siya. Ito is doon, 25. Dito, 20 per kilo. Ah, per kilo pala ang bintahan nila dito, ha? Ito naman dito, mga parang mga fleece. Yan, oh. Ay, ganda to, Gi, oh. This one is super nice, anak, oh. You want the blanket? No, we can put it in our bed. No? Gawin natin siyang bedsheet. Like bilhin that natin to, anak. And how big it is. Can you hold mommy's Jumeirah belts? I like this one. Okay, hold first, mommy. Show it to mommy. Wow, this is nice. You can put it up. Yeah? The bed. I only di anak, maano to, anak. This is for my blankie. Nag-ano na, nagtuyok-tuyok na. Si Miggy Wings, may nabit-bit na blanket. Gusto niya daw yan pang blanket niya. Anak, oh, this one, when mommy will make a gown and a dress. Ah, this is nice color also, anak. Ito, oh. Yeah, they're nice. Ah, 5.95 per meter. Ang ano, medyo may kamahalan. Oh, this one is nice din, anak, para sa kortina, no? Mommy, I found gold. You find gold? Maybe we can
make ano dito fish tail like sirena. You know yes. sirena? Yes. If you don't know, I don't know also. I know. Joke. Anyway, bayaran muna namin itong nakuha niyang blanket. Dito naman tayo sa shop ng mga yayamanino, diba? Mag-sightseeing lang guntaon sa'yo mga naadini, diba? Nindot kaayo, wala lang. Pinasok ko lang kayo dito para hindi laging basura yung nakikita niyo sa vlog ko. Makakita din kayo ng something different, something new. Tapos yung ating mga beshi students, sila Ate Sai, nandyan, kikitain daw nila kami. Sabi ko, nandito ako sa tindahan ng mga mayayaman. Yung mga yayamanin na tindahan, nandito ako, tignan nyo. Tingin-tingin lang tayo, gandahan nyo lang tayo. Masan nyo, para hindi kayo mahilo. O, di ba? Yan, tingin-tingin lang. Masan eh, mawala o mong lantaw ta, di ba? Wala anong mawawala, kundi tingin-tingin lang tayo. O, ganyan. Mga display para lang makita din kayo ng iba naman, hindi puro basura. Ayun, ganito kayo na si IID haro. Cute ba nito oh, displayhanan? Pero mahal man na. Kantaw lang. Andali kasi sila Ate Tisay, nandyan sa labas. Ano, kasi tinawagan ko sila kanina, nandito ako, papunta akong Etis, nagde-date kami ni Miggy. Sabi nila, after school, punta din daw sila dito. Buti, nagpang-abot pa kami. Yan oh. Tignan nyo. Gaganda, no? Pero hanggang tingin lang. Hanggang tingin lang. Kasi wala tayong bahay dito. Buti kung ang bahay natin ay nandito. Pwede tayong mamili niyan para sa bahay natin. Oo, pag para yan sa bahay ko, ay hindi ako magduha-duha mabili niyan. Kaso, wala man dito yung bahay ko. Tsaka, number one doon, hindi mo afford. Andali. Be, asa guni silang Ate Tisay. Tingnan man nga, pupunta daw sila dito. Ah, ngayon parang nakikita ko na. Gawara-wara na ni mga bayhana ni. Uy! Ano, nagpaalam kayo sa teacher nyo? Ayan na naman siya. Kumustamos? Hindi makihihike ang pound dito pagdato ba? Doon daw sila ihike pamayaman. Hi! Kumusta siya? Okay lang. Okay, still pregnant. Still pregnant? Bakit ilang taon ba yan? Hi, where have you been? Nag-date ming duha. Okay, nabukiya si mami. Nag-date na lang, mi. Wala, nahiya. Nandun na sila Ate Sai, sila Ate Emmy, at si Buntis. Iniwan na namin doon. Kami dito na kami sa unahan. At alam nyo ba, may isang babae, sumisigaw siya. Pagdaan niya sa amin, umiiyak siya. Tapos dinaanan, pinuntahan ko siya kung yung anak niya ba ay nawawala. Kasi umiiyak talaga siya, Finnish na babae. Hindi pala, nawawala ang jowa niya. Tapos pinahiram ko ng cellphone ko. Ito nga, inaabangan ko na mag-call back yung tinawagan niya. Tinawagan niya ata yung tatay niya para hingin yung number nung boyfriend niya. Kasi mukhang iniwan siya nung boyfriend niya dito eh. Tapos yung cellphone niya kasi parang na bumagsak, sirang-sira yung ano, LCD screen. Kaya walang, hindi siya nakakatanggap ng tawag. Hindi na nag-on yung cellphone niya. Sinabihan ko siya na pumunta dito sa information, no? Kaso, hindi daw ina-announce hanggat hindi emergency. Kawawa siya. Sumisigaw siya, hinahanap niya. Jonas! Gumaganon siya. Tapos, ewan ko, nasaan na kaya yun? Ah, ayun siya, oh. Ewan ko kung nakausap na ba niya. Siya ba yun? Ah, hindi pala siya yun. Pero, nasaan na kaya siya? Sana mahanap niya yung hinahanap niya. As in, kawawa, umiiyak talaga siya. Yeah, ito. Sana ba tayo? Ito, bababa na lang kami ni Miggy. Uwi na kami. Nabother tuloy ako doon sa babae na yun. Kasi kawawa din eh. Baka may pinagdadaanan ba? Akala namin yung anak ang nawawala. Yung pala yun ah. Kaya tayo, i-guide yung mga boyfriend nyo para di mawala. I-gapos nyo ba? Eto, tumatawag yung tatay nung babae. Hello? Yes, hello. Hi, have you contacted Jonas? Together now? No, I don't know if they have some. Okay, my friends are also there in Itaquescos and I told them to look for your daughter, and if ever they found your daughter, I told them to let your daughter stay in McDonald's. Okay. I'm waiting for my friend to tell me if they have found your daughter. Okay. Yes. Yes, if they found your daughter, I told them let her stay in McDonald's. Then I'll call her father and tell him to tell Jonas that she's waiting in McDonald's. Yes, thank you very much, Sarah.
lovely day. Just let me know. Yes, I tell you. Yes. Thank you. Okay. God bless. Bye bye. Yeah. So yun po yung tatay nung babae na nakilala. More or less, halos siguro kaedaran ko or mas bata pa sa akin. So nakakaawa kasi talaga. Umiiyak talaga siya doon. Sumisigaw siya doon ng Jonas, Jonas. Kasi napansin ko siya nung kausap ko sila Ate Sai, sila Ate Emmy. Tapos approaching siya sa amin. Talagang parang balisa siya, umiiyak. So at first I thought nawawala is bata, anak niya. Tapos nung na medyo na lampasan niya kami, Jonas, Jonas, gumaganon siya. So hindi na ako nag-atubili, nilapitan ko siya. Tapos nung nilapitan ko, sabi ko, are you looking for your son? Tapos sabi niya, no, my boyfriend. Kasi parang na-lost sight niya daw yung boyfriend niya. Tapos hindi niya matawagan. Tapos ano, wala siyang tawag nito. Yung phone niya nga sira. So sabi niya sa akin, nakiusap siya sa akin, can I call my father? So na-forward ng father ko yung ano, number ni Jonas dito sa phone mo. Kaso hindi sumagot yung tatay niya. Ngayon na lang sumagot yung tatay niya. Nung ito, pauwi na nga kami ni Mimi. Nakaalis na kami doon. Buti na lang yung mga best student natin nandun pa sa Etiquescos. Kaya sila ngayon ang tinawagan ko. If they could find the girl, at pag nakita nila, pa-stay na lang siya doon sa ano, pa-standby na lang siya doon sa McDonald's para si Jonas doon siya pupuntahan ng boyfriend niya. Ang gulo ng kwento ko. Sana naiintindihan niyo yung kwento ko. Pero kawawa kasi babae din. So may pinagdadaanan man. Diba, at least we have somehow nakatulong tayo sa kanya. We're finally home and case solved na po tayo. Nakausap ko ulit yung father nung nawawala ang boyfriend niya. So yun, everything is okay na daw. Nagkita na daw sila doon ulit sa mall. Kaya okay na po. Problem solved na po. So it's just good and ano, masarap na sa feeling na alam mo yun. Kasi kapwa babae mo yun, nakikita mo na parang she was hurting nung nakita ko. Kaya nilapitan ko talaga siya. So yun po mga beshes ko. And anyways, or kahit sa ano kaliit na bagay yan, kung maaari tayong maging kind, maaari tayong pwedeng tumulong sa kapwa natin, gawin natin yung best natin, diba? So masayang puso si Indekarya. Medyo maalat man ang ating pangariba ngayon, pero at least nakatulong pa rin sa, tayo sa ating kapwa. May nagawa pa rin tayo sa kapwa natin today. So it's another ano na naman po ito, another anong bang tawag yan? Accomplishment of the day na naman. So yun po, ako pong inyong Inday Karya bidding goodbye for today's vlog. Thai-Finnish, Thailander po ang aking nanay at Finnish po ang aking tatay. Ako po ay proud Pinay!